sa YouTube! Third episode na namin ngayon dito sa napakabongga pa rin farm ng minamahal po naming Tita Flory Strada. Thank you very much, Tita Flory! Isang malaking... Ito pala! Ayan. Isa pa! Yan. Isang malaking... Mwa sa iyo, Tita Flory Strada. At sa mga kasama po natin dito, nakikita namin si Ian, ang pangalan-apasawa ni Ian, mga anak niya, si Chen Chen, si Kuya Noel, o di ba? Arona Arnoel. Si Naniyong andun sa kanyang ano, sa kanyang duyan-duyan, di ba? At eto kami ngayon dito. Oh, background malamig, ba? Habang nag-aalboruto ang Taal. Kasi pang ilang araw, kung today is February 18 ba or 19? 18, nag-aalboruto ang Taal. Hala, abang nag-vlog daw kami, Diyos ko daw. Pero masaya lang ako kasi dun sa IG post at saka sa social media, sa Facebook ni Dr. Sheila Recasata. Advance happy birthday sa'yo, gandang doki! February 25 or 26. Advance happy birthday sa'yo. Sa Faces and Curves family ko, thank you din. Natuwa lang ako kasi si Bimby. Si Bimby Yap. Bimby Aquino Yap. Ang talagang napaka-smart at matalinong anak ni Kumari Chris Aquino. Nakita ko ginagawa doon sa Faces, nagpapa-facial. At ang tawag niya kay Dr. Sheila Recasata is Mama Doc, o di ba? Kasi sa mga hindi po nakakaalam or dito sa mga supporters at mga kaibigan namin dito sa Unbearable Channel, parati ko minimension yung Faces and Curves. Kasi magkakapamilya po kami. Ako, ang tagal ko na doon. Oo, di ba? Sa magbabash man kayo sa akin, sorry na lang kayo kasi maganda ako, di ba? At my age na 50 plus, o di ba? Sino nag-aakala? Oh, proud ako doon. Kaya yung mga basher na naman walang magawa, kayo na magmukhang 50. Dahil sabi ko nga, 30 years na ako mahigit sa industriya. Kaya maniwala kayo. Oh, anyway, Faces and Curves, pamilya namin yan. Doon ang galing yan, sina Tony Gonzaga, bago lumipat sa iba. Oh, si Kim Chu, si Nama Salvador, si Catherine Bernardo. Diba, doon yan galing lahat. Diba, habang gandali, ayusin ko ng gano'n para bongga. Oh, kita nyo, ganda. Yan, oh. Ganda? Oh. Doon galing lahat yan bago yung nagsipaglipatan. Christine Reyes. Mga kaklasiko yan nung araw dyan. Pero ngayon, ang mga naiiwan, andyan nga, sina Jason Abalo, si Megan yan, doon din galing yan, bago pa yung nag-Miss World. Tapos may mga ibang beauty queens, kasi hindi ko masyadong kinakausap kasi mga beauty queens eh, kasi feeling ko beauty queen din ako. Charot! Oh, ang ganda din yung mga beauty queens sa clinic, hindi ko masyadong kinakausap. Hindi ko talaga masyadong kinakausap sila kasi hindi ko alam bakit gano'n yun. Pagkaya manood kami, kami ni na J.M. De Guzman, R.K. Bagat Singh, sina Max Collins, si Pancho Magno, tapos si, sino pa ba yung mga nando doon? Si Kai, si, yung anak ni Padilla ni Robin, si Kylie. Okay. Kylie Padilla. Si Chris Bernal pa, nando doon yan dati. Umalis na rin si Chris eh. Alam mo naman. Sino pa? Nash Aguas, marami pa mga bata, tapos sina Alexa, yung mga yan. Tapos yung nanalong best actor sa Metro Manila Film Festival, yung dun sa pelikula nila ni Paula Avellino, yun yung batang yun daw, hindi ko maalala. Tapos sina Sian Lim before, ano ba? Kaya natuwa ako, lumalaki yung pamilya namin sa Faces and Curves, tapos si Miles Ocampo yan, actually naalala ko pa yan si Miles nung sinamahan pa yun ni Doc Bobot at saka ni Chris mismo, Chris Aquino. Kaya siguro doon nagkaroon ng ano, yun ang nag-open ng door para kasi magtataka ka. O, di ba, Chris Aquino, alam naman natin for the longest time, nasa ibang klinika yan. Di ba, doon siya nagpapag-aayos, doon siya nagpapa-enhance, doon siya nag-maintain ng kanyang physical beauty. Pero, di ba, para si Bimby ay padala niya doon sa Faces and Curves, di ba, bongga, hindi ko alam kung magiging endorser na ba siya o magiging ambassador na rin si Bimby kagaya namin. Ambassador kagaya namin kapag lumang ako. Or magiging kapabili na namin siya doon. Or bakit sinubukan lang. Pero hindi natin alam eh. Pero masaya pa rin kami kasi ganun naman talaga. Actually, ito ipangangalandakan ko to, makinig na
at masagasaan lang yung mga ibang beauty clinic dyan. Kasi syempre may confidentiality clauses tayong pinangangalagaan, di ba? Between and amongst clients at mga ano. Karamihan po sa mga nagpapagawa sa ibang klinika. Yung mga nagpapagawa sa ibang klinika na ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Nababayad sila ng mahal doon. Nako, pag hindi sila satisfied, pumupunta po sila kay Dr. J. Ricasata at Dr. Sheila Ricasata. At yun ang totoo. At bilang ko yung naalala, yung mga kapamilya pa namin dyan, sina Gerald Anderson, si R.C. Muñoz. O, kita nyo si R.C. Muñoz, nung mga nakaraang panahon na medyo, sasabihin ko na, kasi nakita naman ang mundo yun eh, di ba? Nung iba yung itsura ng ilong niya, na sabi nga natin, akala ko si Michael Jackson, di ba? Pero nung mag faces and curves na siya, iba na ang itsura niya. Gandang-ganda, lumabas ang natural na ganda. At pinagmamalaki din yung RC, hello. Diba? Kaya sa mga nagbabash yan, magtigil-tigil muna kayo. Tandaan nyo yung pangalang faces and curves. Yun yun. Kasi yung ibang mga dyan, kiniklaim. Diba merong ako kilang-kilal-kilal dyan na kahit nakaperma na siya ng kontrata doon sa ibang clinic, doon pa rin nagpapagawa, diba? Malapit na siyang lumipad, alam mo yun. Malapit na siyang lumipad. Kasi na, pag na-build mo yung ano, pag na-build mo yung trust, yung confidence, yung respeto nandoon doon, yung pagmamahal talaga na inaasikaso ka, at saka happy ka and satisfied ka sa kung ano yung kinalabasan ng resulta sa'yo, doon ka na mag-maintain. Kasi yung iba, sinasabi nila, eh kung maganda na, ba't nag-gaganon pa? Hindi po, maintenance po ang tawag natin doon, di ba? Kasi gusto yung mag-gusto, parang ako, oh, tingnan mo, di naman ako maganda, pero gusto ko pa rin mag-maintain, ganun lang yun, kasi mamaintain natin, magmukha man lang tayo ng 40. Oh, ganun sa mga naiingit. Kaya yung mga nambabash yan, ingit lang yan. Kaya, ano ba yun? Nakakaloka tayo. Pero yun lang. Yun lang yung gusto kong italakay dito sa episode. Special episode na to. Kasi sobrang naaliw ako. Lalo pat ang tangkad-tangkad na ni Bimby Aquino Yap, na at his age 13, 6 footer something na siya. Pero baby pa rin siya. Taka, na kahit ano lang yun ha, kahit post lang yun ni Dr. Sheila, at natawagan ko lang ng sandali si Doc Sheila, tinanong ko siya, pero natawa lang siya na sinabi niya, nag-try lang yung bata, at tinawag siyang Mama Doc. Sabi ko, ma, it could be something na pwede natin tingnan ng pangmatagalan. And siguro nga, yun na yun, mag-o-open ang door para, alam mo naman, masaya. Addition, magandang addition ng isang Bimby. Dahil si Bimby, very Chris Aquino din yun eh. Alam mo yun, napaka-smart eh. Ano. Kaya lang, syempre, siguro sasabihin ko, better version ni Chris. Better version ni Chris in terms of hindi taklesa. Tapos, ano ba, mapanuri yon yung analytical, tumingin sa mga issue. Sinusubaybayan ko rin kasi yung mga ano, at napapanood ko yung mga vlog nilang magnana, yung mga sagutan nila, tas paminsan-minsan kung paano niyang binabara yung nanay niya, paano niyang kinokorek. Nakakatuwa, masaya, dahil hindi yan yung klase ng pagbabara o pagkukorek na talagang makikita mo yung kawalan ng respeto, pero punong-puno ng pagmamahal, at saka yung klase ng edukasyon na pinakita. Kaya doon mo man lang hahangaan ng isang Chris Aquino. Sa mga marami na nababasa ka niya, sa mga marami na nilita sa kanya, hahangaan mo rin yung pagiging nanay niya, dahil nakikita mo sa isang Bimby kung paano siya pinalaki ng maayos, paano siyang pinalaking, alam mo yun, disente. O yun, di ba? And I'm not alone. Welcome, welcome, love Bimby sa Faces and Curves. At sa pamamagitan niya ni na Dr. Sheila and Dr. Jerry Casata, at saka mga staff dyan, sina Norv, sina Joe, sina Darlene, sino pa ba yun? Etc. Alam namin, welcome na welcome at aalagaan ka. Magandang araw, magandang hapon. Diyos mabalo sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbettable, dito lamang sa Unbettable Channel. Isang malaki. Thank you very much.